Ngayon nga kapatid ay isang malungkot na balita nga para dito sa mga fans ng Blacklist International dahil ngayon nga ay official na ngang may announcement patungkol nga dito kay Coach Bon na kung saan si Coach Bon nga ay mag-i-skip ngayong season na ito o ito nga yung MPL Season 11 at sasamahan niya nga sa pagpapahinga itong MB3 ng Blacklist International na sila Edward, Oheb at ito nga si Haji. Na kung saan kapatid, dito nga ay sobrang deserve na deserve ni Coach Bon ang pahinga. Dahil kung inyong ang matatandaan noon pa yan, nasa pro scene. Para sa mga quarantine fans dyan kapatid, dati pa nga, nasa pro scene ito nga si Coach Bon. Naging player yan ng EVOS. Na kung saan noong mga unang season nga ng MPL kapatid ay mayroon nga tayong EVOS na kupunan. Hanggang naging coach na nga itong si Coach Bon ng Blacklist International. Na kung saan kapatid, dito nga ay nagpamalas na nga ito kaagad ng husay sa kanya ngang pagko-coach. Ngunit hindi nga ito naging madali kapatid, lalo na't noong nag-uumpisa pa lang ito ngang si Coach Bon sa kanya ngang career dito nga sa pag-guide ng players sa Blacklist International. Na kung saan ang pinaka-prime talaga nito ngang si Coach Bon sa pagiging coach niya ay nang makuha na nga ng mga ito itong B-Wise dito nga sa Onyx PH na kung saan naganap nga ito noong MPL Season 7. At dito nga kapatid ay nauso talaga itong Ubistrat. Para sa kaalaman ng lahat, si Coach Bon nga ang utak nitong Ubistrat ng Blacklist International na hanggang ngayon nga kapatid ay hindi pa rin nade-decode ng mga kuponan dahil hindi nga mananalo ang mga ito sa kanila kapag nag-estes nga itong si Omay Venus na kung saan ito nga ay may malaking pruweba dito nga sa nakalipas na World Tournament ng Mobile Legends. Dahil kung hindi nga nirespeto ng Echo PH ang kanila ngang pagbaban dito nga sa Estes, abay may kalalagyan talaga itong Echo. Ngunit respeto nga ang ginawa nila dito sa Blacklist International at ibinan nga nila itong Estes simula Game 1 hanggang Game 4 nga kapatid, na kung titingnan ay hanggang World Tournament nga kapatid o M4 ay hindi pa rin nalulutas ito ngang sagot para talunin ang Blacklist International na may gamit na Estes itong ang Blacklist International. Kumbaga kapatid, makakaisa ka sa Blacklist International kapag may Estes sila pero hindi ka na nga makakadalawa sa mga ito o bihira lamang mangyari na makadalawa nga ang isang kuponan dito sa Blacklist International. At matapos nga ang mahaba-habang karir ni Coach Bon dito nga sa pagko-coach nitong Blacklist International ay siya nga ay magpapahinga na. Hindi na rin masama kapatid dahil tatlong MPL trophy na nga ang nabigay niya dito sa Blacklist International at dagdagan mo pa nga ito ng dalawang finals appearance dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends. Ang isa nga dyan kapatid noong M3 ay nakuha pa nitong Blacklist. Ngunit nung nakalipas nga na World Tournament ng Mobile Legends kapatid ay dito nga hindi na nga nasungkit nitong Blacklist ang pagkakataon na makapagkampiyon nga at matawag nga na back-to-back champion dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends. Sa mga kampyonato na yan kapatid ay deserve na deserve ni Coach Bon ang kanyang ngang pagpapahinga dito nga sa pro scene. Pahinga ang gagawin ni Coach Bon kapatid na kung saan malaki ang tsansa na pagsapit nga ng MPL Season 12 ay dito nga umalagwa uli itong Blacklist International dahil ang habol-habol nga nito kapatid ay ma-reclaim nga nila ang kanilang corona dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends dahil ito ngang MPL Season 12 ang magdidikta kung sino nga ang lalahok dito sa World Tournament ng Mobile Legends o ito nga yung tinatawag nating M5 at malaking factor talaga ito para sa Blacklist kapatid dahil dito nga gaganapin itong M5 at sa Disyembre nga ito kasama nga ni Coach Bon sa pagpapahinga ang isa rin
talaga sa may malaking na itutulong dito nga sa Blacklist International, at ito nga ay walang iba kundi sa Eson, na kung saan nagbigay nga sa Eson dito nga sa mga bagong players ng Blacklist International. Kumbaga, sa Eson na nga ang nag-adjust para nga sa mga bata na naglalaro dito sa Blacklist International, kaya naman siya nga ay tumutulong na lang dito nga sa coaching sa Blacklist. At malaki nga ang naiambag nilang dalawa ni Dexter dito nga sa Blacklist International. Although, hindi nga natin madalas nakikita itong si Eson dito nga sa paglalaro sa Blacklist International. Ngunit, noong MPL Season 7 nga kapatid, ay alam naman natin kung gaano nga kabagsik itong si Eson, na kung saan sila nga ang nakapagkampyon ng Blacklist International. Ngunit pagsapit nga ng MPL Season 8 kapatid ay dito nga nagbigay itong si Eson dito nga sa pagpasok ni Haji. Kaya naman, dito ay mas maganda pa nga ang ipinakita ng Blacklist, na kung saan bagong timpla at bagong ubi nga ang ginawa ng mga ito, at nakapag back to back champion nga sila dito nga sa Blacklist International. Biguman itong si Eson kapatid noong MPL Season 9 sa mga nakalipas na season kapatid, ay malaki talaga ang naiambag ni Uncle Eson dito sa Blacklist. Bugod nga, syempre mature na nga itong si Eson at matagal na nga yan dito nga sa pro scene. Marami rin niyang ambag dito nga sa pag-a-advise sa mga players nitong Blacklist. Tandaan natin kapatid na hindi makukuha ng Blacklist International ang mga kampyonato kung hindi dahil sa mga tao sa likod ng stage na tumutulong nga sa kanila. At isa na nga rito, eto nga si Eson. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon nga ay inalabas na nga nitong RSG ang kanilang lineup para nga dito sa paparating na MDL. At may kita nga sa lineup kapatid na hindi nga kasama dito sa H2O. Isang malaking patunay lamang ito kapatid na nasa MPL lineup ito ngang sa H2O para sa susunod na season. Kumbaga kapatid, kahit nga hindi na maglabas ng roster reveal ito ngang RSGPH kapatid, ay obvious na nga na sa H2 na talaga ito ngang core nitong RSGPH, na kung titingnan kapatid, kaabang-abang na talaga ito pagsapit nga ng MPL. Isa rin ito sa abangan ng mga fans, maging ang mga bashers nga na H2O kapatid ay aabangan yan, dahil titingnan nga nila kung ano ang ipapakita ni H2O dito sa MPL. Na kung titingnan kapatid, kapag hindi nga maganda ang ipinakita ni H2O dito, ay talagang mababas siya sa paglipat niya sa RSGPH. Malamang sa malamang yan, may mga komento na naman na lumipat nga ang sumpa dito sa RSG, at may mga komento rin na 8th place secured itong RSG dahil dito kay H2. Pero dapat talaga kapatid ay patunayan ni H2 na nagkakamali nga itong mga bashers niya dito sa MPL. At marami rin ang nagdududa nga kapatid, dahil bakit daw si H2 ang ginawang main core nitong RSGPH, samantalang di umano mas mahusay daw itong si Irad dito nga sa paglalaro bilang core. Well, kung experience lang ang pagbabasihan kapatid, di hamak na masanay itong ang si H2O kumpara dito kay Irad. Samantalang kung lakas naman kapatid, ay di mo rin masasabi kung sino nga ba ang malakas sa dalawang yan sa pagkakataon na ito, dahil sila-sila lamang ang nakakita ng kanilang ang laruan ngayong off-season. Malay natin, di ba, at maganda ang ipinapakita ni H2 sa kanilang ang mga screams. Kaya naman, si Irad nga ay pasamantalang inilagay muna dito nga sa MDL, na kung saan kapatid, kung sakaling hindi nga magiging maganda ang performance ni H2 kapatid, ay malaki ang posibilidad na ilagay nga ito dito sa MDL. Isa yan sa advantage talaga ng pagkakaroon ng MDL ngayong season na ito, dahil pwede nga magpapalit-palit ng mga players from MDL at mapupunta nga ito sa MPL. Pero ito nga ay limited lamang ha, hindi yan unlimited, na kung saan kung gugustuhin ng coach na manghatak ng mga players sa kanilang MDL team, ay hindi ito posible. At yan nga kapatid ay ina-approve pa ng MPL. Syempre, depende yan sa ipapakita ni H2, na sa tingin ko
Dito sa RSGPH kapatid ay mas mailalabas na H2 ang tunay niyang laruan, lalo na't nung nakaraan nga sa kanyang koponan na NXP ay hindi nga nailalabas na H2 ang tunay na galing niya na kung saan dito talaga natin masusubok kapatid kung talaga bang makakasabay pa si H2 sa mga naglalakasang core dito nga sa MPL. Tandaan natin kapatid na halos lahat nga ng core ay maganda ang ipinakita nung nakaraan. Samantalang sa H2 nga kapatid ay nag-underperform nung mga nakaraang season nito sa MPL. At umaasa pa rin tayo kapatid na maibabalik nga na H2 ang tunay niyang prime kagaya nga noong MPL Season 6. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat!